here. Next is Jericho Bascon. Maingay. Upset. No, 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 they are. Magulo. Masaya. Yes, we are ready. Mga estudyanteng kakaiba ang kakayanan. 27, 28, 29, 30. Walang titingin, tago namin to. Tago-tago. At mga gurong pambihira ang dedikasyon. Pinatuloy nila ako sa kanilang parisukat na mundo. 7, 8, 9, 10, 10. Hey, ay, ay, ang galing! Kung saan lahat may pag-asang matuto. Kung saan walang katapusan ang pasensya. Nuntok ka? Kung saan walang paghuhusga. Isang Sabado, gaya ng dati na niyang ginagawa, naging abala si Teacher Ruel Pitero sa paghahanap sa mga batang hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil sa kanilang kalagayan. Sa araw na yon, dinalaw niya si Alfredo Castro, 62 anyos na biyudo na may 3 anak. Abado, di magpara problema, di muna magparabakal kung unang-una pa. Amo yun, sa ng problema pa. Unang-una, dapat mabayad na mo siya sa eskwela. O, magkaibanan ka mo, amo. Ang pakay ng guro, mahikayat si Mang Alfredo na papasukin sa eskwelahan ang 2 sa kanyang 3 anak. Isa rito ang 6 na taong gulang na si Alfie. Kinabukasan, sumama na ako kay Teacher Ruel kinamang Alfredo. Magandang hapon po. Ako po si Sandra. Naabutan namin ang 2 pang anak nito. Sina Alfred, 10 taong gulang. Al, 8 taong gulang. Ano pong kabuhayan nyo? Ano pong pinagkakakitaan nyo? Kitaan ko maghanap ng uno. Papanday rin ako. Panday? Ah, so yung panday carpenter? Oo. Kaya wala na, mag-siminto, kaya mag-siminto rin. Tagatigaan ko ako, mas hindi kami ako, wala rin mga anak ko. Amin! Tenga! Sa pagbisita sa bahay ng mga bata, nagkakaroon ng ideya si Teacher Ruel kung anong kalagayan ng mga ito. Natuklasan din ni Teacher Ruel na madaling makaintindi si Alfred kahit hindi pa ito marunong mag-sign language. Si Papa, bigyan kita sa to, at school. Surat, ba, magbilang. Gusto mo? Mag-school. Kaudma, amo? Udma. Bayang mag-iliw, heras ng silanganan. Yan. Tapos, dance. Dance kita. I want dance. Barbaili kita. Vibration tapos yung lip reading. So, mouth opening. Pero pag tinagalog mo, ma'am, wala siya maintindihan. Pero pag rinconada, nakukuha niya talaga. Oo. Nag-lip reading siya. Lip reading ang ginagawa. Opo. Wala po ba kayo napansin na kakaiba? Halimbawa, parang mahirap silang matuto. Bata, ma'am. Oh, mayroon itong kuwan eh. Problema yan. Hindi gaano nakasasalita ito. Ha? Hindi gaano nakasasalita. Ah, hindi gaano nakasalita itong bunso ninyo. Tatawagin lang ang pap. Tapos, pinagtuturuan ko ng kuwan. Kung pinaabot ko, abutin rin. Hindi. Hindi mga kuwan, bagal-bagal.
May nasasabi po ba siyang mga salita? Meron nga ang bawal lang sa... Ang iba, mga who are to na God. Ah, mga ganun meron lang. Meron dumadaan tao dito. Who? Ito naman pong pangalawa, meron po ba kayo observation sa kanya? Wala naman akong kuha nito. Parang naka-taklong bis na yun sa kinder. Hindi na kailangan sabihin ni Mang Alfredo kung kaano sila kahirap. Isinisigaw kasi ito ng bahay niya sa sinumang mapadaan. Isang tingin lang sa katabing bahay ng manok, alam mo na kung gaano ito kasikip. Dahil pumanaw na ang kanyang misis, mag-isa niyang binubuhay ang tatlong anak mula sa 300 piso na kinikita kada araw sa pagiging construction worker. Ito sila pinakuha ang babayaan. Ang sabi ko ngayon, bahala na ako, basta hindi ako magkasakit. Permisa ng magkuha pagkakain, buti na yun. Awa na yung pagkanya ko, bahala na. Kanita pabayaan. Ano po ang pangarap niyo para sa kanila? Pangarap po niya, gusto ko kapag-aral sila para maganda ang kuha nila. Pag malaki na, okay yung salita nila. Ito mag-intindi pag saan lugar, marunong sila. Espesyal ang araw na ito, kaya maagang gumaya ang mag-anak. Ito kasi ang unang araw ng sabay-sabay na pagpasok ng mga anak ni Mang Alfredo sa eskwelahan. Isang hakbang na maituturing patungo sa pinapangarap na mas magandang buhay. Sa eskwelahan, nakita ko ang iba pang magiging kaklase ng mga anak ni Mang Alfredo. Nakita ko rin bukod kay Teacher Ruel, meron pang dalawang guru siyang katuwang sa pag-aasikaso sa mga bata. Hindi pa man nagsisimula ang klase, malinaw na sa akin ang hamon ng kanilang trabaho. Pero hindi ko sukat akalain na wala pa pala ito sa kalingkingan ng tunay na hirap ng kanilang tungkulin sa loob ng siling aralan. Yes, we are ready. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. In the name of the Father, and of the Son, matapos ang pagdarasal, nagsimula na ang klase para sa Special Education o SPED ng Nabwa Elementary School. Pinakilala sa lahat ang magkapatid na sina Alfred at Alfie. Welcome! Alfred! Welcome sa school ta. Lahat sa ako happy. Happy. Ang kanilang kapatid na si Al pumasok sa regular na klase para sa kinder.
52 ang kabuang bilang ng estudyante sa SPED. Hinati sa pang-umaga at meron pang hapon. Bakit po yan ang pinili niyong linya? Actually, my choice is to take the nursing. So, meron sa akin ng friend na nakapagsabi na you can join the University of Nueva Cáceres Glee Club. And then, from there, you will get scholarship. Ang pwede lang paggamitan ng scholarship, ma'am, is yung mababang course na konti lang yung tuition fee. So, I took the special education. Parang, I'm not fit to serve them. Pero as time goes by, napapag-aralan naman po pala, and then hanggang in-embrace ko na siya. At tiyakap din naman siya pabalik ng kanyang mga estudyante. Apat na taon na nga ang SPED class sa Nabwa. Nung naipon mo na sila sa classroom, na-surprise ka rin ba na marami pala sila? Yes, ma'am. Parang sabi ko, to God be the glory, give me strength. Okay na maging secure lang kami. Walang mangyayaring parang aksidente na ikakasama nila. Na para bang dislike sila sa ibang lugar kasi they cannot relate. Pero sa lugar na ito, parang they found their own world. Sa unang bahagi ng klase, sama-sama pa ang mga estudyante. Iba-iba ang kanilang kondisyon. At ilan sa kanila hindi mapirmi sa isang pwesto. Ay, sit. Para makatulong sa teacher, ang ilang nakatatandang estudyante ang nagsisilbing kuya at ate ng ibang kaklase. Matapos i-check ang attendance, hinati na sa tatlo ang mga estudyante. Ang dating dalawang kwarto na magkadikit, nahati sa tatlo. Transition po, sana po dito. Tawag dito transition class. Ano po ibig sabihin nun? Yung tinutulungan po namin silang matutong magluto, mag-gardening po, tapos gumawa po ng mga sagawaing bahay, para kung ano po yung may tutulong nila sa sarili nila po, tapos sa pamilya nila. Oo. So, gardening, ano pa? Cooking. Tapos po sa house chores. Ilan sa mga nag-aaral dito may kapansanan sa pandinig. Ang iba may Down syndrome o kaya ay learning disability. May ilan naman na tulad din ng Alfred at Alfie na hindi pa nasuri ng doktor ang kalagayan. Galing kasi sila sa mahirap na pamilya. May nagwawala nung una, pero pag kinausap mo ngayon at alam mo na yung magagawin, tap lang, eye to eye, talk with them, with the heart. Mapapasunod mo sila, ma'am. Yun lang. It only requires love. It only requires heart. Mahirap maging teacher. At may kakaibang hamon ang pagiging SPED teacher. Pagdating ng reses, habang ang ibang bata ay nagmemeryenda, nag-aalaga pa rin sa estudyante si Teacher Ruel. Ayos, ayos, kuya. Relax. Ayaw mo na. CR tayo, CR. Halos walang pahinga ang pag-aaruga ng mga gurong ito. Nakikita. Shoot. Push. Ayan. Good boy. Dapat
ma-okay muna ang behavior nila. And then, ang sunod isang bagay pa na tinuturo ko dyan is cleanliness first. Naubusan ka rin ba ng pasensya? Kayang-kaya po. Yun nga lang at parang ma-stress ka dahil nga naghalo-halo na sila. Pero at the end of the day, ipagpapasalamat mo pa rin na ikaw ang napili para mag-serve sa kanila. Ano man ang naglalaro sa kanilang isip, hindi na maisasalin sa salita ng marami sa mga bata rito. Pero kita ang kasiyahan sa mukha ng mga bata. At may itatamis pa pala ang tago sa pusong ngiti nina Alfie at Alfred. Hindi man nila ganap na maunawaan, palagay ko'y dama nila ang pagdating ng isang bagong pagkakataon. Taong 2012, nagbukas ang nag-iisang pampublikong special education sa Nabuan. Yeah! Say present, pag study, pag wala, absent. Mula noon, pati ang mga nasa malalayong barangay, dito nag-aaral. Pero sabi ni Teacher Ruel, kulang pa sa gamit ang kanilang classroom. It's so hard na pasundurin sila lahat, turuan sila lahat if you don't have the facilities they need. Ma'am Lila! Babakas na! Say for instance, tuturuan mo sila na mag-cooking. So how will we do that? Wala kaming kitchen to teach them. Turuan mo sila na sa fine dining. At least pag nakalabas sila, they know how what will be their etiquette. Kung minsan, napapadukot din sa bulsa para sa pangangailangan sa classroom. Kung minsan wala lang kaming pumasahin, binibigyan kami sila. Para makapasok dito kasi kulang po talaga. Kawawa naman po yung mga student kung si sir lang po dito. I'm as a regular teacher, I'm receiving 18,549. Samantalang sa SPED teacher one is they are receiving 24,000 something, I think. So, nasa 6,000. Nasa 6,000. Kumbaga, kulang ng 6,000 ang iyong sweldo. Yes. Umihi ah, umihi. Huwag hawak ng hawak. Pero ba't nagpapatuloy ka pa rin? Pero kung iiwanan mo ang ganito, ma'am, sino na lang mag-aalaga sa kanila? Natandaan, yung sasabihin at lumabas. Saan nilalagay yung dalawang? May pangarap daw kasi siya para sa kanyang mga estudyante. And then meron din po dyan, sa special education, kapag natutukan mo at talagang intellectually good or nahun mo naman sila, they now know how to read, to write. Ang program na ito ay para din sa regular. Dadalhin namin yung student namin sa regular. And for now, meron na akong isa na nasa regular na. But partial inclusion lang yun. Pina-follow up ko pa din kung may assignments. Meron ka bang di naintindihan? Kaya every time na maglalabas siya sa school, tuloy ka sa classroom ko. Isa sa mga batang kinakitaan ng potensyal sa klase ay ang 13 anyos na si Aaron. Nakaabot nga siya sa grade 6 sa isang private elementary school. As a mother, hindi ko po kayang dalhin siya sa malaking school. Kasi ang National High School po dito, madami. Baka po mabuli. Kasi natural na yung mabuli siya. Kasi tapos mahina pa siyang magbasa, magsulat. Kaya sabi ko, hindi ko alam po. Gusto kong makatapos siya eh. At gaya ng ibang bata, may pangarap din si Aaron. Nakita ko, galing mo sa class kahapon ah. Ha? Nga po. Oo, magaling ka sa klase. Bakit masipag ka mag-aral?
para po makatapos sa pag-aaral. Yun. Tapos, pagtapos na mag-aral si Aaron, anong balak mo, anong gusto mong gawin pagtapos ka na mag-aral? Magtrabaho po. Magtrabaho, tama. Anong gusto mong trabaho? Sa mga ibang bansa. Ayon sa kanyang inang si Genevieve, malaki ang naitulong ng maagang pagtanggap ng kanilang pamilya sa kalagayan ni Aaron. Hindi namin siya itinago. Talagang sabi ko, ito bigay sa amin ni Jesus, kaya namin. At tanggapin natin kasi yan ang ibinigay sa atin. Kung ano man siya, siya na yan. I-develop natin para maging mabuting tao. Yung galaw sa bahay, magkuan ka, maglinis ka, kuan po siya. Inuutusan namin, tinitreat namin siya as normal. Kaya mo na isulat ang pangalan mo? May kanya-kanyang kakayahan ang mga nag-aaral sa SPED. Dito, maliit man o malaki, pinagpapasalamat ang bawat tagumpay. Sa labas ng classroom, may mga magulang na naghihintay. Meron din namang hinahabili na lang ang kanilang mga anak dahil kailangan nilang kumayod para sa pamilya. Dapat nga sa gobyernong ito, dapat may pondo sila sa family. As family na merong special child, gaya ng ibang bansa, may subsidy para sa living ng anak, para sa support, sa growth, sa health. And then the parents also is are being provided ng fund. So sana kung meron tayo dito sa Philippines, siguro magiging okay din yung life nila. Eh dito sa atin kailangang ipakiusap, mahabang pakiusapan. Kailangan ng maraming dokumento. Kung isang araw ay higit na matutulungan ng gobyerno ang mga taong may kapansanan, malaking tulong ito sa mga nagdarahok na pamilya tulad ng kay Mang Alfredo. Baby, sana magpamin dati. Pahalan mo na, no? Marahil, ilang araw niyang bubunuin sa trabaho ang pambili ng uniform ng kanyang mga anak. Pero tila hindi ito inaalala ni Mang Alfredo matapos makita ang unang araw sa klase ng kanyang mga anak. Dinala pa nga niya sa barbero ang mga bagong estudyante. Maaliwalas ang mga mukha ng mag-aama nang dumating sa eskwelahan kinabukasan. Paano naman, desidido ang tatlong bata sa pagpupursige sa pag-aaral. At desidido rin ang kanilang ama na suportahan sila. Matapos ngang ihatid ang kanyang mga anak, pumasok na sa trabaho si Mang Alfredo. Lalong kailangan magsipag dahil tatlong bata na ang nasa paaralan. Ano? Ano ko na sinaga sa libro lab mo na to eh? Iya po. Noong taong nalagyan ko. Sa pamamagitan ng special education ng gobyerno, nabibigyan ng pagkakataong matuto ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Batay sa Magna Carta for Disabled Persons o Republic Act 7277, dapat apat kamay ng mga may kapansanan ang edukasyon.
nagsama-sama, tapos hindi ka pa nasanay. Sa kalusugan naman, dapat may programa ang gobyerno para maagang matukoy at ma-rehabilitate ang kapansanan. Oh, si Ate, ay si Cassandra. Kailangan magtayo ang DOH ng rehabilitation centers at magpadala ng medical personnel sa mga provincial hospital at sa municipal health centers. Pero wala pa ang health benefits na ito sa Nabwa. Buti na lang, may mga SPED teacher gaya ni na Teacher Noel, Leia at Lalaine, sige na, sit down ka! Na nagpapakita ng malasakit sa mga kabataang may exceptionalities. Pag wala ka, malungkot sila. Gaya nung pag nag-absent ka kasi may seminar ka, kahit sinabihan mo na walang pasok, kasi aalis ako ha, walang papasok, nagsipasukan sila. Isang bagay lang ang ibig sabihin nun, they are looking for you and they need you. Kapag malungkot po, halimbawa po hindi naman po maiiwasan na malungkot ka po talaga. Tapos si Totoy po talaga usually yung nagsasabi sa amin na, Ma'am, I love you. Tapos i-hug ka po. Tot, uyay ka sa tuki Totoy. Ah. Okay na? Let's go na? Kung magmamalasakit din tayo sa mga tulad nila, malaking kaluwagan sa buhay ng mga bata. Lahat ng tao ay may responsibilidad sa kanila. Huwag natin silang tuyain, tingnan lang. Isipin natin, ano kaya yung kailangan ng batang ito? Sa maikling panahon na kasama ko ang mga batang ito, nakita ko ang hirap ng kalagayan nila at kanilang pamilya. Pero nakita ko rin kung paano pinatitibay ng pagmamahal ang mga tao. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.